Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pag-alis na ginawa ni Melody, ay gulong-gulo nga ito kung tatawagan niya ba o hindi si PGA upang makausap at sabihin ang kanyang naging dahilan. Kung kaya't inaasar nga siya ng kanyang tatay nang makita ito dahil urong sulong ito kung tatawag ba ito o hindi. Dahil hindi nga ito makapag-isip ng maayos, ay pinayo nga ng tatay ni Melody na matulog na lamang muna ito. Kinabukasan naman ay kinausap si Melody ng kanyang nanay at tinanong kung hindi niya ba sasagutin ang presidente. Agad namang sinabi ni Melody na hindi naman nanligaw si PGA sa kanya kung bakit sasagutin niya ito. Tawang-tawa nga ang nanay ni Melody dahil ang tinitukoy niyang sasagutin ay ang kanyang cellphone dahil paulit-ulit nga ang pagtawag ni PGA sa kanya. Sa kabilang banda naman ay gustong-gusto nang ang puntahan ni PGA si Melody upang mabigyan ng tulong ang nanay nito. Ngunit, hindi nga sumang-ayon si Conrad at Yessie dahil hindi nila secure ang lugar ng bahay ni Melody. Samantalang pinag-iisipan pa rin ni Melody kung sasagutin niya na ba ang tawag ni PGA sa kanya o hindi. Upang hindi na nga mag-alala, ay sasagutin niya na ang tawag ni PGA at sasabihin hindi na siya babalik sa kanyang trabaho. Ngunit, nang sinagot niya na ito, ay tila nagkaroon nga ng problema sa signal ng kanilang cellphone. At ilang saglit pa nga, ay may humintong sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Laking gulat ng lahat nang makita nila ang pagbaba ni PGA sa kotse nito. At dito na nga tila gulat na rin si Melody nang makita ang presidente na nasa kanilang bahay. Wala na nga itong magawa kundi ang mapangiti na lang kay PGA.